Kain mo ang kasimple. Kaunta. Ikastag ko ng kamay and then harapo lang. Okay. So, ang ulam ko is giniling na manok. Ilagyan ko ng bagoong tsaka spicy. Spicy. And then, meron akong fish. Ang tawag ito pa? Burger. Fish burger na pinirito and then cut into pieces. And then, egg. Okay, let's eat. Magkakamot kami. Kaon. Alright. So, I think we need to have the spoon pa. Please. Thank you. Thank you. This one is spicy. If you want Dari's recipe, just message me or comment in the video below so I can give you the recipe. This is really nice. It's spicy. Water. Gusto ko yung tubig ko puno-puno ng ice kasi super init dito. Grabe. And then I have also egg. Anong topic natin ngayon mga kasimpo? Sa mga buhay-buhay. Pwede nyo itanong sa comment below kung paano kami napunta sa Australia. Kailan kami pumunta. Ano yung trabaho namin? Ang trabaho ko, ang trabaho ng asawa ko. Pwede nga i-comment sa ilalim ng video para masupot namin at gagawa kami ng video about it. Good. Yummy. Kamusta kayo dun sa Pilipinas? Alam ko may pandemic ngayon, so lahat ng mga tao sa Pilipinas, lahat naman halos lahat ng tao sa mundo eh. Nagsasuffer. Pardon? Nagsasuffer. Nagsasuffer ng pandemic na to. Pati din kami. Kakatapos na ng lockdown dito sa Perth. Then, dahil sa isang tao na nagpositive siya, nagtrabaho siya sa quarantine facility and then nagpositive siya. So after that, excuse me, in-announce ng premier namin na magla-lockdown kaagad. Ura-urada. So lahat nagulat dahil 10 months kaming okay na dito sa Perth eh, dito sa Western Australia. 10 months na kaming wala. So, walang community transmission, pero that time, nag-lockdown kami for five days, right? Mm-mm. Sorry about that. Medyo na. Sa amhang kasi nung kinakain ko, grabe, so pangang. So, yung asawa ko, natatrabaho siya sa isang hotel, so nag-lockdown, so nag-stop ang operation, so nag-stop din siya ng work for five days. Pero ako, continuous yung trabaho kasi parang nabilong ako sa health worker. Parang gano'n. Continuous pa yung trabaho ko pero safety first. Lahat ng tao na lumalabas, kailangan may mask. And then, chine-check lang yung temperature. All of that. So, actually, ang hirap. Ano ba yan? Ano ba ako nito sa anghang? Wala akong COVID ah. Sa lang. So parang ang tunuto ko. Grabe. Sarap na ito. Gusto niyo ng recipe? Just comment below. Bibigyan ko po kayo ng recipe. Napakadali lang. Kakatapos ko lang, actually kakarating ko lang sa work. So, ano oras na ngayon dito? Ano oras na ngayon? More or less, mag-11 o'clock na. Nang gabi.
Kasi natapos ako ng 10. 11. 10 p.m. Saktong 11. Naman hindi ako kakain ng gabi. Buti naisip ko, gusto ko kayo kamustahin. Eh ito, napabilyo. So mga kababayan, okay na po yan. Kung nakakaranas tayo ng konting hirap dahil dito sa lockdown, dahil dito sa pandemic, lahat naman po tayo nagkakaroon ng crisis sa buhay. So tsago-tsago lang po. Nakakaraos din. Sarap! Sarap yung spicy niya. Ang dami ko na, napakakalo ako. So pa ng rice. Unlimited rice. Gusto mo pa? Actually, dito po sa tabi ko si Omet. Yung nga lang, eh, nahiya. Ako na lang daw muna. Next time daw siya kasama. Yung mga bata tulog na, yung anak namin tulog na, na may pasok bukas. Hindi pwede mag-stay ng gato kang life na. Sarap? Siyempre, luto ko yun eh. Nagyabang. Ano ba nangyari sa mga akong boses? Okay lang yan. Sarap? Siyempre, luto ko to, kaya masarap. Pero kung tisyo dito kasi ka, ang hangin itong kinakain ko. Yun po yung kanto natin, kwentuhan natin na tsaga-tsaga lang po sa mga buwan-buwan. Ngayon, tsaga-tsaga lang. Dahil makakaraas yung tayo lahat. Kami po, ako po, hindi naman na natatanong kung ito naman tayo, dalawang trabaho ko. Dalawa. Minsan, sa 7 days, wala akong pahinga. Araw-araw ko na sa trabaho. Minsan, matatrabaho pa ako nung overnight. Minsan. Pero ngayon, nakakaramdam ng sakit ng katawan kasi hindi na ako bumabata. Dalang lalo namin ni Mister is mag-ipon na mag-ipon para mag-retire ng maaga. Kaya para kahit papano makapag-gala-gala pa habang malakas pa ang katawan. Naubusan ako ng kanin. Inubos yung kanin, no? Nagustuhan ng luto ko. Gami ang spicy nito. Naglaki ba naman ako ng 5, 6. 6 na siring labuyo dito. Sinapchap ko siya. Sinama ko sa gisa. And super spicy. Comment lang po kayo mga kasimple kung ano yung mga tanong nyo. Kung para magawa namin ng video or halimbawa tatanong kayo kung paano kami napunta dito, ang trabaho, mga ganyan. Pa, buti pa yan ang kunting kanin. Salamat. Naparami yung kain ko. Whew, sarap. Di bale, mag-i-exercise lang ako bukas. Ang sarap talaga kumain pag nagkakamay, ano? Sarap talaga kumain pag nagkakamay. Kaya na sa trabaho, super busy. As in, super busy. Pero ganun talaga, kailangan kumayod. Kailangan natin kumita ng pera. Per hour po kasi dito ang sweldo.
Kaya talagang sasabihin mong lahat ng oras ay talagang valuable. Kailangan mong, minsan pagka tatawagan ka sa trabaho na, oh, hello, mayroong pick-up ship dito, gusto mong trabaho, parang minsan gusto mo na lang magpahinga dahil day off mo. Pagka tanawagan ka sa trabaho na papapasukin ka, dahil parang isip mo, sayang naman ano. Sorry. Sorry po. Minsan tatawagan kang, oh, merong ganito, ganito, may shift na ganito, pasok ka. Gusto mo ba? Parang naisip mo na, okay. Kasi dito maganda kasi pag nagtrabaho ka dito, may penalty. Pag panggabi ka, sa klase ng trabaho ko, merong shift penalty. Ibig sabihin nun is, merong dagdag na percentage na idadagdag dun sa actual na sahod mo. And then, pagka Sabado at Linggo naman, mas malaki ang bibigay na percentage na idadagdag dun sa sweldo mo. So parang, di ba? Parang pag sinabihan kang, oh, pasok ka, kailangan namin ngayon ng tao. Parang, oh, okay. Kahit na pagod ka na. Kahit minsan gusto mo magpahinga, sabi mo na, sayang, mampadala din sa Pilipinas. Ganun talaga. Tagat-tagat lang. Matigil yung kain ko, sumaangang. Naubusan ako ng topic. Kasi hindi po ako sunay na kumain, nagdadaldal. Kasi sa trabaho, pag nag-break time ka, siguro alam naman natin lahat yan. Pag nag-break time ka, madalian, paspasan. Mag-break time ka ng 30 minutes. So, pag may baon ka, syempre, paspasan yung kain mo. Walang kwento-kwento, paspasan. And then, pag meron namang 10 minutes, so baling dalawang 10 minutes, and then 30 minutes, so yun, magkakape ka, or tea, ganun. Ganun kasi siya ganun. Pag kumakain, mabilisan. Madalang yung siyempre dito sa bahay, pagka nagkumakain, ito lang kasi yung time namin na magkasama na kumain ni husband, ng mister ko. Minsan kasi pasok, kayong day off niya kasi, so nandito siya. So, normally, pasok na rin, minsan pang gabi rin, so mag-isa lang din ako kumakain. Pero pagka may time na paras kami ng nito na ng bahay, at saka ng mga mas mag-aaga pa at mga batagising pa, talagang in-spend namin na maganda yung hapunan namin. Kasi nga minsan lang kaming kumain ng sabay-sabay. Siguro nakaka-relate din kayo sa mga ganyan. Pagka parehas both na mag-asawa ng tatrabaho. Sanda na po, dahil tumutuloy yung ano ko sa anghang, grabe. Masarap. Busog na ako. Baka nululuto ako ng masarap. Dahil ang trabaho ko bukas is 4 o'clock. Hanggang gabi na naman. So, sa umaga may time ako makapagluto ng masarap-sarap. Bago dumating yung mga bata makapagluto ako, makakain sila. Ang ginagawa ko nga, kasi kaming mag-asawa, bawal dito yung iwanan mo yung mga anak mo sa bahay, ng lalo pag minor de edad na walang kasama sa bahay. So, ang trabaho namin is, parang siya pang minsan pa umaga, ako pang hapon. So minsan pagdating ko, parating na siya. Pag alis ko sa trabaho, parating na siya. And then ako naman ganun, minsan pag paumaga ko, siya naman pang gabi. Parang ganun. Para alam mo na, at least pa may kasama mga bata sa bahay. Kasi bawal yun eh. Bawal yung iwanan mo yung mga anak mo dito sa bahay na sila-sila lang. Hindi pa pwede yun. Kung sabagay si CJ, yung panganay namin 14 na, pwede na yun. Pero
hindi pa rin namin allow yung ganun. Kung mga under sa mga ilang taon ba ang kuan, mga below 10, no? Hindi kami sure, pero ikukuan mo sa child care or someone that can will live. For example, pupunta dito yung nani, magbabantay. Mga ilang oras lang yun. So, kukuha ka sa agency, ganun yun. So, pero dahil ang trabaho ko naman very flexible, thanks goodness, dahil kailangan namin yun, dahil hindi kami pwedeng, dito sa Australia, alam niyo po, hindi po pwedeng isa lang nagtrabaho, magtatrabaho. Siguro pagka talagang super laki ang sweldo ng asawa mo, pwede naman siguro yun. Pero sa, in my opinion talaga, mas prefer namin talaga na both ang magtrabaho. Kasi nga, para makaipon ng mabilis, pagkatapos hindi naman yung talagang lahat ng stress na pupunta lang sa isang sa husband mo o sa asawa mo. So prefer namin na magtatrabaho din ako, kasi nga gusto ko naman talaga magtrabaho, kahit na mula sa Pilipinas ako natatrabaho din ako, na stagnant lang ako nung mga anak ako noon sa Pilipinas, pero talagang ako talaga natatrabaho sa Pilipinas. Ang ganyan sa ako natatrabaho din, pero dito din mas gusto namin both kami natatrabaho. Pero pasalamat kami na nakahanap ako ng trabaho na flexible ba yung oras ko, na pang umaga siya, ako naman pang gabi, and then pang gabi ako minsan, siya naman pang umaga. So yun po ang maganda. At yun po, kasi sa mahal ng mortgage namin sa bahay, sorry po, napang-istorya ko po yung buhay namin, nagbabay po kami ng mortgage, so medyo malaki po yun, and then yung gastusin, malaki mga anak namin, so kailangan namin talaga maghanap buhay, or else hindi kami makakabayad ng mga bills. Ganun po talaga. Tulungan po. Tulungan. Abot naman po sa finances. Pag-uusapan po yung mag-asawa. Ano, finances. Pero nakakasurvive naman po kami kahit papano. Yun po yung importante din talaga, nakakasurvive. At then, masaya kayo. Pero maganda po dito sa Australia is, nagtatrabaho dito, pero parang fair enough yung oras, fair enough yung sweldo, and then fair enough naman talaga ang lifestyle. Cost of living is maganda. Compare mo sa, hindi ko lang sure ha, pero mas prefer namin na parang feeling ko maganda ang cost of living dito. Kasi parang, ang tsaktong-tsakto lang, hindi naman gaano mahal, hindi naman. Kung ikukumpara mo, syempre, kung ikukumpara mo yung peso to Australian dollar, syempre, mapapamahal ka. Pasabi mo, grabe, ganito lang, ganito, sa atin, ganyan lang yan. Hindi, kasi yung sweldo natin naman dito is ganun din. So, ganun din naman ang ini-spend mo. Parang ganun din sa Pilipinas. Dito po, parang feeling ko lang, in my opinion, parang feel ko lang po talaga na nakikita ko yung maganda. Kasi nga, nakakalib naman kami sa trabaho namin, especially po dito pag term, end of term ng school ng mga bata. So ito po sa April, meron na naman silang two weeks na parang holiday nila. So sa trabaho mo, parang pinaprioritize yung mga magulang na may mga anak na ganun para makapag-holiday. Parang ganun po dito. So saglitan po, minsan may time na ako ang mag-holiday kasama ang mga bata pag hindi talaga pwede mag-swak yung schedule namin, nasabay kami mag-holiday, at least kahit paano maigala ko yung mga bata, and then the next week siya naman po. Pero meron din naman po na time na hindi busy sa kanya sa trabaho niya, so pinapayagin siya mag-holiday na maswak sa oras ko o time ng o date ng holiday ko. So, nakakagala kami long trip. Kagaya nito, wala nang lockdown, so pwede kaming going south or going north. Pero prefer namin ngayon, siguro kung makapag-holiday kami itong April, is going south. Kasi yung north ngayon, mainit. Kahit na, let's say, ano na yun, fall na ngayon, no? Mag-start na yung fall, pero super it. Start ng February, isn't it? Yeah, actually start na ng kwan, pero mainit pa rin. Ng last other day lang is 37. My God, parang napakainit, di ba? Pasalamat na kami na wala na kaming mask off na, so nakakahinga. Dahil nung meron talagang mask na ako na super init, and then pag may mask ka pa, hindi ka pa nakakahinga na maayos.
Ay ako, mapapag... Super dal-dal na ako dito. Hago, sunod naman tayo magkukwentuhan, ano? Mga kasipo, sunod naman. Tapos ko na ito, busog na busog na ako eh. Busog na busog, super. Naubos ko na eh. Kain, naubos ko na. Konti na lang yung kain. Konti na lang. Konti lang din yung ulam. Sunod naman po at nag-enjoy talaga ako sa araw na to o sa pangamustahan natin ngayon. Kung meron po kayong mga comment, comment lang po sa video. And then, ask lang po kung anong mga tanong nyo. Sasagutin lang namin ng hanggang kaya namin masagot yung mga tanong nyo. And then, kung kayo po yung hindi pa kayo nag-subscribe, meron po kaming face. Ako po, ay sorry, hindi ko pa pala nasabing pangalan ko. Ano? Ako po si Dali. At yung asawa ko po si Omet. Niwala po siya sa video ngayon. Next time po, magmumukbang po kami o magkakain po kami sa harap ng camera. Kasama na po kami. So, meron po kaming Facebook page. Mga simple Living in Dream 80. And then, meron po kaming YouTube channel. It's the same name, Living in Dream 80. Makita niyo po doon yung mga videos namin, yung mga travel namin sa kung saan. Dito sa Perth. And then, meron po kami mga kung ano, mga ka-joke-joke, mga patawa, mga ganon. Kung interesado po ako sa mga videos namin, don't forget po mag-subscribe and mag-like and mag-follow sa aming Facebook channel. Para, and then, don't forget to tap the notification button so updated po kayo sa lahat ng aming mga videos. Salamat po mga kasipul! Hanggang sa muli! See you later! Alligator!